Kuya, may nahuli ang NBI na... Andali, kunin ko lang yung cellphone ko. Oops. Na mga, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? Oo. Pitong kalalakihan, siguro yung anim ay kasamahan ng pinakautak ng kalokohan. The Kingpin, hello. Thank you po. And then, pito nga, mga nangre-recruit ito ng government positions, mga ate at kuya. Nagre-recruit para sa government position. At binanggit dito ng NBI na may bas-bas daw ni Ma'am Shi ang kanilang ginagawa. Utos ni Ma'am Shi. Sabi ko nga, tuwing nababalita si Madam, bakit laging nega? Bakit nakakaladkad sa kahihiyan si Madam? Wala nang ginawang tama. Tsaka masyado siyang busy, marami siyang pinagkakaabalahan, wala naman siyang posisyon. Yun yung pagpunta niya ng Dubai, kataka-taka yun eh, di ba? Kung di pa na-chucho ng mga puting ahas kay Miss Marley at na-i-vlog, hindi pa sila magpo-post kasi nabuking yung kanilang lakad. May bit-bit pang interior designer. O si Taning nabuking, di ba? Si Taning, topic natin the other day, nabuking si Taning na dito pa sa Pinas, magkakaroon ng program daw sa PTV yata. na mag-i-interview ng mga appointees kung anong achievements si Taning, wala namang ka-idea kung ano nang mga na-achieve. Kasi nga, Taning, ano yung sabihin, busy ka sa pag-aaral? Kung busy ka sa pag-aaral, bakasyon mo ngayon, bakas ka po talaga nga. Matay talaga ng concert ni Martin Rivera, di ba? So, na Julie Andrews, ng NBI itong mga inutusan di umano ni Ma'am Shi na mga janitors niya. Or maybe isa lang, tapos parang kasamahan yung anim nung inuutusan ni Ma'am Shi na maging janitor, ano ba ang trabaho daw? Linisin itong mga marorodtag sa gobyerno. Like alisin sa pwesto. Walsin, sipain, diba? Ligwakin sa banga. Itong mga nasa ahensya, nasa mga departamento na marorodtag. So ibig sabihin, appointees ni PRRD, Rodrigo Taging nga yun eh. And then Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez. Ay, hindi naman tumagal si Attorney Vic Rodriguez as ES ni President Marcos Jr. So, konti lang siguro ang na-appoint niya sa gobyerno, no, kung meron man. Or maybe loyal nga sa mga Duterte and then magiging loyal sa mga kritiko ng Marcos government. Kasi si kritiko na ngayon, si former ES Vic Rodriguez. Okay? So, mag-abang-abang kayo. Anong araw ngayon? May sasambulat sa Biyernes. Banggitin ko na dito. May malaking magaganap. Kung hindi man malaki, basta merong ano, kagimbal-gimbal. Kailangan ko talagang, kailangan ko nang may asikasuhin mamaya pagkatapos ng live natin. In preparation on for the event on Friday. May sasambulat. Alala. Abangan nyo yan. May mga mabubulgar na sikreto sa Biyernes, mga adat kuya. Okay. So, anyway, ilalive ko naman yan. Na siguro umaga Philippine time para malaman nyo. So, ito nagre-recruit din sila ng mga ipapalit sa marorodtag or mga empleyado sa gobyerno at appointees na loyal kay Tatay Digong sa mga Duterte at sa mga kritiko ng Marcos Jr., no? Kung may na-appoint man si Attorney Vic Rodriguez. Pag niligwak yung mga loyal kay PRRD sa mga agencies, sa mga GOCCs and whatnot, ay papaltan. Pero ang ipapalit, kailangan parang ano eh, bibigyan namin kayo ng pwesto, pwede kayo magkamal doon, pero kayo ba makakapag-deliver kung anong demands ni Butod? Ano ba? Sino ba yung Butod? Kung ano ang demands ni Ma'am Shi, kaya nyo bang i-deliver? Di ba ganun ang qualifications or criteria for judging? Or requirements, pag, di ba, bago ka mabigyan ng pwesto, you think they can deliver? Ganun yun eh. Also, mag-deliver ka in advance. Kasi sabi ng NBI dito, kinikikilan daw ng mga taong ito ang ilalagay nila sa pwesto at may bas-bas daw ni Ma'am Shi. Timbog,
kalaboso, huli ng NBI. So kung ganito, dapat hindi lang ito isang beses ibabalita, ipatawag nila yung mga pangalang involved. O matuto ka sa NBI, kung gawin man ng NBI ito, Senator Bato ha, na kapag nakaladkad ang pangalan ni Ma'am Shicols, aside from James Kumar, ipatawag mo, hindi yung basta mo lang tatapusin ang Senate hearing on PIDEA leaks. Bigla mo nang ititigil kapag nagbigay na ng statement si Kumar or affidavit or what not. Yun na lang daw inaantay niya and then wala nang hearing. Kaya ganda si Ms. Marlica. Let's listen to NBI, mga ate at kuya, sa kanilang report. Patungkol dito sa mga na Julie Andrews nila na mga scammers at mga mangingikil. Millions yata ang involved, mabigyan ka lang ng pweso sa gobyerno. Ranging from estafa to illegal recruitment to usurpation of authority to use of alias, concealing true identity, true name. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron siyang mga kaso sa Cebu, Davao, Bulacan, Calamba, Laguna, and the NCR. He had been doing this for more than 20 years already. We have seized also during the operation last Thursday the laptop and the mobile gadget. We are submitting the same for forensic to determine and establish the extent and scope of his operations. We will try to get in touch with those whom he had communicated tungkol dito sa modus na ito. We are calling on the public to come forward and file complaints against these people. We remember that about last month, there was a directive for all presidential appointees to submit their credentials, and this was given the impression na ito yung maglilinis regarding the appointees dun sa dating administration. And this was taken advantage of by this group. So ito yung sinasabi nila, sinabi kanina ni Director, na siya yung sweeper or janitor. Na kung gustong maglinis, there are what? More than 6,000 presidential appointees in the bureaucracy, in the whole of government. So you think of getting appointed, getting promoted, they are offering their services for a fee. Doon sa sinabi ni Director na customs is not accepting for himself, ang sinasabi niya ay para yun dun sa office ni ES, and then pag na-appoint ka na sa customs, sabi niya ang sa kanya ay tara na lang. Doon na lang siya kukuha sa tara. So they are promoting corruption in the bureaucracy that you are eyeing an eye for position. We got him in Pasig. It's very difficult because we were moved from La Union, kami yung regional office, and we coordinated with our NCR, our thanks to RD Romel Vallejo, and our TIFAED agents, our thanks to Chief Ross Jonathan Galicia. Mahirap because we have to move the team, and first this was set or arranged at Okada. But later on, we were moved to a place in Pasig. At may ginagawa silang pagpapagpag. Sinasanitize nila mabuti, pati yung parking spaces. So they would go near our vehicles and check on whether they are being surveilled, they are being cased, kung they are being tailed. The six others, they were wearing jackets with the insignia of Malacañang and the office of the president. You can just imagine that. Kung kayo man ang nandun, medyo mag-aalanganin kayo. Yung dalawa sa kanila ay may radio equipment pa. Meron silang communications equipment. At bago kami dinala dun sa room ng hotel, this is a secured environment, pinagpag muna nila. Ibig sabihin, tiningnan nila kung meron talaga kaming dalang pera. And you cannot just use bottle money on them. They have to check
kung totoo yung perang dala mo, you have to show it to them, yung nagpapagpag, before you are allowed access to the room. That's how difficult this operation was. But again, we responded to the call of the director. We promised him we will support him. And this is the result of it. I would not be surprised if the other regional directors and the other district directors and the other Manila chiefs will also in the next few days intensify their campaign against and any all forms of criminality. They were caught in flagrante. Tumanggap ito, in-examine ng aming chemist for presence of fluorescent powder on the palmar aspect ito, and they tested positive. We have a certification from the Office of the President na hindi siya in any way connected, hindi siya USEC, hindi siya ASEC. Not only that, we were given a list who are the USEC and who are the ASEC. So dalawa, sinara namin. Hindi siya connected at sino yung mga may appointment. Thank you. Thank you, Ardie. Any question? Clerk K. Right? So, sa tingin ko, at mag-agree ako sa kinocomment nyo dyan sa comment section, na dapat ipatawag ang mga to sa Senado. Imbestigahan. Matatapos na yung bakasyon ng Senate eh. Sa sona ni President Marcos Jr., magre-resume ulit ang Congress. Both yan, lower house and upper house. The upper chamber. So, House of Representatives at saka Senate magre-resume. At kailangan itong paimbestigahan. Pero ang tanong, may maaasahan ba tayo sa mga senador? Ayun yung PDEA leaks, hindi maimbestigahan ng maayos eh. Kapag ka ang bisita ay mataas sa lipunan, just like Maricel, Inday Maricel, di ba? Si Terry, ay talagang pinapamper, di ba? Super hingi pa ng sorry, at naabala, and then inassist pa ng senador na artista rin, palabas ng Senado. Pero itong nadamay lang, dahil nga siya yung nag-imbestiga, siya yung tumanggap ng ano, ng report yung nagdala ng picture, di ba, na ano apelyedo daw? Daza yata yung apelyedo. Yung nag-report sa PDEA na may nangyayari dyan sa condo ni Maria at saka nandun din si Kuting at may powdery substance. Oh, yun pa yung nakulong ang mga senador na mimili. At duwag din. Ay gusto mong ipatawag, sabi na banggit yung pangalan ng asawa ng presidente doon sa CCTV, even yung Kumar. Ay ayaw ipatawag ni Senator Bato pagbalik ng pag-resume ng session ng Senado. Ayan, Timbugo, allegedly taga-walis, taga-linis, janitor, fixer din kasi naniningil ng pera in return na ibigay sa kanila yung nilinis na pwesto. Na mabavacate ng inappoint ng mga nakaraang administrasyon, either most especially Pangulong Duterte. Kaya winalis nila, nilinis nila, kailangan nila maglagay ng panibago. At may mga tara-tara pang nabanggit. Hindi makaharap ang mga inanita, nakakover ang mukha. Tsaka parang organized. Sabi nyo nga, 20 years na pala nilang ginagawa. Nabuking nga lang ngayon. Bakit nangyayari ito sa gobyerno ng nakaupong pangulo ngayon? At bakit nakakaladkad ang pangalan ng asawa niya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.